So hello everyone, gagayak ako, or kami, paalil, kasi pipilit kami magsimba para kahit man lang ngayong araw, yun lang yung mapuntahan namin. Hindi kasi talaga kami okay. Yung ilang araw na kami, actually mag-isang linggo na kami may sakit. Pero pipilit kami lumabas ngayon kasi nga, gusto namin magsimba. Pero may tinatapos lang ako na layout kasi merong kliyente akong nagpa-rush late kasi kailangan na siyang i-print bukas dahil yung opening nila is 27. Ito day 25. So, inuna muna natin yun. Dapat talaga alis kami ngayong araw. Nakagayak na yung mga gamit namin kagabi. Pero, kanina umaga kasi hindi na naman okay yung karamdam ko pag-gising ko. May parang tumutusok-tusok sa lalamunan ko. Parang sabi ko, huwag na lang muna kami tumuloy kasi nakakaya naman na baka andayuhin ko dun is tulog ganun. Dahil hinihila talaga ako ng kama. Habang magpapa-approve ako ng layout, gagayak na ako para in case na-approvean siya, makakaalis na kami. So ngayong araw guys, kami lang ni Tepen yung nagsa-celebrate ng Christmas. Kasi hindi kami nakapunta, hindi kami nakauwi, hindi rin kami nakapunta dun sa hipag ko kasi nga may sakit nga kami.
Sanay naman talaga kami na kami lang laging dalawa. Hindi man lagi. Ibig sabihin, wala yung daddy niya. Kasi nga, kahit naman nung nandito pa siya, hindi rin namin siya nakakasama pag Christmas kasi may trabaho siya. Yan. Diba, hindi pa na-approve. Chat na yung kliyente ko, hindi approve. Okay, babaguhin natin muna, wait lang. Dito ko talaga masasabi na mahal ko ang trabaho ko. Hindi po kayo, kailangan gumayak. Kasi nga si Simba, pero syempre, kailangan makakresolve ng problema niya. Okay, hindi siya approve. Wait lang. Hindi naman ako nalulungkot na kami lang dalawa kasi syempre, mas nakakalungkot kung hindi ko siya kasama, diba? Mas nauna ako gumayak kasi matagal akong gumayak. Susutepin kahit mamaya. At the same time, hindi ko na rin naman siya paliliguin kasi nga baka lalo siyang sipon. Pobre si Morphe. Bakit? Dahil wala siya kasama, may babalik tayo. No naman. Sisimba lang tayo. Sina may birthday? Ito ko alam. Sino? Si Papa Jesus. Si Papa Jesus? That's why may Christmas. Kasi it's Papa Jesus Day. Hindi pa kami pabango, di ba? Nananaid na po kami ng pabango. Baka gusto kami magbigay. F-35. Naiyak ako dito. Yung dati pa. Wala na kayo maibili. Baka naman F-35. May nakakaramdam ako ng aming pag-alis. Kinalmot agad ako, Atin? Alam na, alis tayo eh. Ahabol siya. Sige na, dalan muna magsandas. Yun yung damit ni Tepen, Hindi siya umabot ng Christmas party kasi dumating yung damit niya kinabukasan tapos na yung Christmas party. Sa video ni Aita, class ko pero pugay ka na ngayon na eh. Pugay ka daw nun? Oo, hindi naman yung suot mo nun eh. Kaklas ko yung lalaki. Pugay ka daw. Pugay ka naman, Sasha. Ay, napakagawal po naman. Parang wala na sakit to. Ako, pungan naman ano po. So, magmamaong jaga pa rin kasama ka mag-salabas. Ako nga, kahapon, pag ako nag-inom. Ano, anak, umimik kasi nakikita yung iyong ngipin na pangit. Bakit ka? Sabihin mo na lang. May humahabol na aso din eh. May humahabol na aso. Kailangan nating mag-face mask, everyone. Christmas! Sisingan muna tayo. Kaya mag-Christmas kasi nakakaya sa mga makakasalubong natin. So, yun. May humahabol na aso. Dito ka na kasi. Mapakakit mo naman. Tara. Thank you.
everyone, nandito na kami ngayon sa bahay. Pagkatapos ng misa, bumili lang kami ng photo bumbol. Pauwi na kami nung nakita namin si Anna. Sino ba yun? Bumblebee ba yun? Si Transpark? Si Bumblebee? Si Bumblebee. Ang Coriello. Hindi ko kasi kilala. Tapos tinay na lang namin yun. Tapos nagpunta na kami sa tent na intayay ng jeep. Kaya lang, nakaramdaman ko ng layo talaga. Kung napakapit ako dun sa tent, tapos napakapit din ako ng mahigpit kay Tepe nun. Kasi nagulat din ako dahil bigla nga ako nalilipit. Tepe nagulat din kasi napahigpit yung kapit ko sa kanya. Yun, sobrang daming tao. Tricycle na lang kami pa uwi. At sabi daw ni Mami, ay mali. At bakit mali? Naliliyo na talaga ako. Mali-mali na yung wala na sa sarili, lotang yun. So guys, napansin ko pala this past few months, ang bilis ko nang magkasakit. Na-stress lang ako nung gabi, kinabukasan bagsak yung katawan ko. Hindi na rin maganda yung ginagawa ko. Na umaga ka na matutulog, late na kakain. Hindi siya maganda talaga. Huwag yung gagayahin. At yun yung mga bagay na babaguhin ko. Kasi nga, ako rin naman yung napiperusyo. Kahit anong dami ng trabaho mo, kahit ano man yan, huwag mong isasakripisyo yung tulog mo, yung gutom mo, para lang sa work na yan. Kasi ang nangyayari kasi sa akin na yun eh, yung kinikita ko parang sa gamot na lang napapapunta eh. So yun yung mga bagay na babagoy. Ano ba ganyan? Yun yung mga babagoy pa rin. Kailangan natin ng maayos yung lifestyle natin. At yung mabago natin lifestyle. Kasi syempre meron tayong batang umaasa sa atin. Pag gusto mo kumita ng pera, magtrabaho. Sinasakripisyo mo yung katawan mo, yung health mo. Para lang makapagtrabaho ka. Ano yung trabaho mo kung hindi ka naman healthy? Para ma-award may pera. Diba? Kung hindi ka naman healthy, tapos maapektuhan din yung pagiging nanay mo sa kanya dito. Kasi syempre, may sakit ka, sa halip na ikaw mag-alaga, ikaw aalaga. So yun yung mga bagay na babagoy natin sa kanong 2024. Nintay pa yung 2024. Masasabi ko talaga this year, I'm grateful. Kasi nalampasan ko yung mga bagay na akala ko hindi ko kaya. Madami mga taong mas madami pa yung problema sa akin, pero kasi hindi kasi ako ganun kagaling mag-handle ng mga problema. Sobrang bilis bumigay ng utak ko, ng katawan ko. Grateful pa din ako doon nangyari sa akin, yung mga nangyari sa akin this year. Kasi syempre, tahan na kasi. Doon mo masasabi na Huwag kumayak. Matibay ako. Huwag ka mayahap. Mayahap ka na. Siyempre, kailangan ni Mami maging strong. Wala na ito diba? Marami naman tao din. Mas matindi pa yung problema. Pero kasi, kanya-kanya tayo kung paano natin i-handle yung mga problema. Okay dapat ako yun. Pero pag naaalala mo yung mga ganung bagay, hindi mo maiwasan na isa, itong taon na ito, isa sa pinaka masakit na nangyari sa akin. Dito ko na siguro tatapusin yung lagnat. Kasi kaya gusto ko, kaya pala vinlog ko siya ngayon. Kasi before pa naman, di ba, nagbablog-blog na ako noong baby pa nga ito nun eh. Kaya nga nakaipon ako ng madaming videos namin. Kasi nga, mahilig na talaga mga video na. Fast-stop lang siya kasi yung phone na ginagamit ko dati, hindi na kaya yung mga mararaming video niya. Diba? So, na-stop siya. Kaya nangyari. Sira. Hindi na ako nakakapag-ganyan. So, ngayon, medyo okay naman yung storage ng phone ko. Doon din naman ganun kaganda yung quality, pero okay na. Malagi is nakaka-capture ako na mga moments to get namin together. Ayan, so ngayon kami lang dalawa. Kasi syempre, kailangan namin huwag mag-spread ng sakit. Ayokong magpaalaga. Ayokong pupunta ako sa lugar na ako yung aalaga at kasi, di ba? Ayoko. Ayoko lang. Sadya namang hindi rin nagkasama si Daddy. Di ba? Mag-Christmas kasi lagi nga siyang may work. So, hindi namin siya makakasama pag Christmas. Kasi, magkasama kami ng Pepen. Di ba? Kasi mas malungkot kung Christmas hindi ko siya kasama. Ito lang okay na. Kasi
sapat na sapat na si Pepe, si Pepe and Pogi. Napakabait kong anak. Nagka-thank you Lord ako lagi. Thank you Lord sa aking Pogi baby. Kaya tumagag binigay sa akin dahil madami akong pagdadaanan. Kaya ako kinakaya dahil sa Pogi mo. Napaka-Pogi. Pogi-Pogi naman yung sarili. Diba? Hindi dahil dyan, baka hindi ko na kinakita. Yun lang guys, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas everyone! Merry Christmas everyone! Bye bye! Bye bye! Thank you for watching! Bye bye! Pagaling ka mo!